nakakatakot masanay sa sitwasyong matatapos lang din. Nakakapagod at nakakatakot masanay sa isang taong aalis din pala. Yung taong akala mo sasamahan ka sa pagtanda. Yung kahit na anumang mangyari, hindi ka iiwan. Pero ayun, bigla palang nagsawa. Yung ilang taon na kayong nagsasama, pero magagawa niya rin palang iwan ka. Yung sa lahat ng mga taong dumating sa buhay mo, akala mo iba siya. Nakala mo hindi ka iiwan. Akala mo habang buhay kang ipaglalaban. Pero bigla-bigla ding sumuko na hindi mo alam kung paano. Kung paano mo sisimula na wala na siya. Kung paano mo lalabanan yung sakit na nararamdaman mo kung noon siya yung nagpapahilom nito. Kung paano ka magiging totoong masaya. Kung siya yung nagiging rason ng bawat ngiti mo. At kung paano ka makaka-move on. Kung ang tumatatak sa puso't isipan mo ay yung planong panghabang buhay niyo. Mahirap pala talaga yung ikaw yung nagpapasaya sa iba. Yung ikaw yung nag-cheer sa iba. Nag-i-inspire sa iba araw-araw. Pero yung sarili mo, nahihirapan kang pasayahin ito. Nahihirapan kang muling ngumiti dahil sa sakit na iyong tinitimpi. Nakakatakot mang masanay sa sitwasyong matatapos lang din. Pero masarap palang masanay sa sitwasyong totoong masaya ka rin. Yung kahit na wala na siya sa buhay mo, pero namamanage mo pa rin ngumiti at magpatuloy. Yung kahit mahirap mang intindihin yung sitwasyon dahil hindi mo alam kung totoong minahal ka ba talaga niya noon. Pero naiintindihan mo rin na ngayon at unti-unti ka nang nakaka-move on. Remember that forgiveness allows us to move on. Sabi nga nila that the pain of letting go will be eclipsed by the relief of moving on. For sometimes, you just really need to lose things that you have to find out who you truly are. This is Lisa the Explorer, your host.